Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang isang bahay dahil ang kailangan ng mga tao ay tahanan. Sapagkat ang ibig sabihin ng pamilya ay walang maiiwan o makakalimutan. Ngunit minsan ang masakit na katotohanan ay pamilya na mismo ang nagiging lason na siyang sumisira dito. At ang tanging paraan lang ay ang umagwat sa kanila. Halika't magbaliktanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap ng simple at payak na pamumuhay kasama ang pamilya. Di hangad ang karangyaan at handang magtiis ng hirap. Ngunit ang masayang tahanang pinakapapangarap ay napalitan ng sakit at pagdaramdam matapos sa kanila pa niya maranasang mamuhay na parang impyerno sa ibabaw ng lupa. Ang kwento ng mga pasakit at pighati ni Arsenio Kayanan o yung tinaguriang Boy Negro ang Tirador. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Wala na sigurong hihigit pa sa kaligayahang nararamdaman kung kasama mong namumuhay ang iyong mga magulang. Di alintana ang kahirapan basta't nakikita mo silang nasa maayos na kalagayan. Pero kabaligtaran ang naging kapalaran ni Arsenio Kayanan. Siya ay tubo sa isang bayan sa Samar at merong simpleng pamumuhay. Bata pa lang ay sanay na siyang magbanat ng buto. Dahil si Arsenio ay hindi naman nakapag-aral, nadala na rin ng sobrang kahirapan ng buhay. Sumasama-sama lang siya sa mga mangingisda at kung may pagkakataon ay nagsasaka naman sa mga bukirin ng may bukirin. Maghapon palagi siya sa matinding sikat ng araw. Dahil dito naging ulikba o maitim nga ang kanyang naging kulay ng balat at nagsimula siyang mabansagang Boy Negro ng mga kapwa niya batang nambubuli sa kanya noon. Kontento na sana siya sa klase ng pamumuhay nila, ngunit biglang nagbago ang lahat nang minsang mahuli ng kanyang nanay ang kanyang tatay na merong ibang babaeng kinakasama. Ikinasama iyon ng husto ng loob ng nanay niya at humantong pa sa matinding pag-aaway ng mag-asawa. Dahil na din siguro na di na siya mahal ng kanyang tatay, ay humantong na rin ang pag-aaway nilang yun sa pananakit. Ginugulpin niya ito palagi at wala namang magawa ang kanyang kawawang nanay dahil sa babae nga lang ito. Habang lumilipas sa mga araw ay nagpapatuloy sa pambababae ang kanyang tatay. At pagkakauwi sa bahay ay gulpi de gulat ang palagi niyang pasalubong sa kanyang asawa. Hindi na nakayanan tiisin pa ng nanay ni Arsenio ang matinding paghirap na dinanas ng kanyang asawa. Sa kanyang murang edad ay saksi siya sa kalupitan ng kanyang tatay. Kaya't nagpa siya na lang ang kanyang nanay na tumakas patungo sa Maynila na mahirap man sa pagkakawalay sa kanyang anak ay wala siyang magawa kundi magpatuloy mabuhay. Sa pagkawala ng nanay ay nagsimula na ring magtanim ng galit sa puso ang batang si Arsenio at minsan pa ay ipinangako niya sa sarili na mananagot ang lahat ng nangaapi sa kanyang nanay. Di nagtagal ay iniwan na rin si Arsenio ng kanyang tatay at tuluyan na nga sumama sa bago niyang inaasawa. Dahil dito ay mag-isa na lang namumuhay sa probinsya ang kawawang batang si Arsenio. Hindi niya alam kung paano magpapatuloy sa buhay at naghanap na lang siya ng iba pa nilang mga kamag-anak na pwedeng matuluyan at umaasang dito niya masusumpungan ang pagmamahal at pagkalingang ipinagkait sa kanya ng kanyang tunay na mga magulang. Napadpad siya sa isa pa niyang tiyuhin at doon nakituloy. Kinupkup naman nila si Arsenio, ngunit hindi upang gawing kapamilya. Kaugali din pala ito ng tatay niya o mas mahigit pa nga. Inalipin nila si Arsenio at tinuring na gaya ng isang masahol na hayop. Ipinapagawa nila sa kawawang bata ang lahat ng mga trabaho sa bahay at maging sa bukid. Hindi naman makapagreklamo si Arsenio dahil hagupit at latay sa katawan ang inaabot niya sa tuwing mga ngatwiran siya. Mas matindi pang hirap at pagtitiis ang dinanas niya dito kumpara sa dinanas ng kanyang nanay mula sa kanyang tatay. Samantalang sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi naman din magawang iwan ni Arsenio dahil sila na lang talaga ang nakikilala niyang kamag-anak sa lugar na yun. Pagkalinga ng isang tunay na pamilya ang pinakamimithi ni Arsenio. Pero nang minsang makagawa siya ng konting pagkakamali, ay binugbog siya ng kanyang tiyuhin sa sobrang galit. Ito yung gulpi ka na nga ay ginugulpi ka pa na noon lang niya naranasan mula sa kanyang tiyuhin na sobrang katindi. Ito yung pagkakataong hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa pag-iwas
at kung saan na lang kumikilos ang katawan mo para dumipensa. Blanko na ang isip niya noon at wala na sa katinuan. At nagdilim na rin ang kanyang paningin. Natauhan na lang siya nang makita niya na nakahandusay na sa lupa ang tuyuhin niya at wala na itong malay tao. Nakadampot na pala si Arsenio ng pamalo at walang habas na hinataw iyon sa gumugulpi sa kanya. Duguan na at halos madedo na ang kanyang tuyuhin bago pa man niya malaman ang nangyayari. Dahil sa sobrang takot ng batang Arsenio, tumakbo siya papalayo upang makatakas. Tumakbo siya ng tumakbo nang di alam ang patutunguhan. Nakarating siya sa pantalan at pumuslit sa isang barko doon para makapagtago at siya'y nadala sa biyahe patungong Maynila nang di man lang nalalaman ang kapalarang naghihintay sa kanya. Wala lalo siyang kamag-anak na nakikilala doon. Battle of survival ang nangyari kay Arsenio. Siya'y nagmisto lang isang tupa sa kalagitnaan ng mga lobo pero kailangan niyang magpakaliyon para mabuhay. Naging palaboy siya sa mga lansangan ng Maynila at unti-unting nagkaroon ng mga kaibigan na katulad din niyang mga palaboy din. Sila yung mga tinaguri ang mga batang hamog noong una kung ikukumpara sa panahon natin ngayon. Nabuhay sila sa mga lansangan at naging ugaling lansangan dahil walang gumagabay sa kanila. Pagnanakaw at pandurukot ang naging laban nila sa buhay upang may makain. Dahil sa kawalan ng direksyon sa buhay ay naging salot sila sa lipunan na naghihintay na lang magkaroon ng pagkakataong makatagpo ng makakatapat na tatapos sa kanila. Subalit ganun pa man, isang magandang kapalaran pa rin naman ang muling ibinigay kay Arsenio dahil isang napakabait na mag-asawa ang nakakita sa kanyang kahabag-habag na kalagayan sa kalsada. Kinupkup nila si Arsenio at pinagtrabaho ng marangal sa kanilang mumunting kabuhayan na pagawaan ng hollow block. Mabigat man ay laking pasasalamat pa rin ni Arsenio dahil sanay naman talaga siya sa hirap sa probinsya at sa muling pagkakataon ay naranasan niyang maging anak sa katauhan ng mag-asawang kumupkup sa kanya. Itinuring niya silang mga tunay na magulang at siya ay nagpakabuti sa kanyang trabaho. Ano pat naging malapit siya sa kanila. Ang buong pag-aakala ni Arsenio ay iyon na ang simula ng kanyang pagbabagong buhay. At sa wakas ay matutupad na rin ang kanyang pangarap na magkaroon ng tunay na mga magulang. Pero isa na namang trahedya ang naghihintay sa kanila. Dahil minsan isang gabi ay nilooban ang kanilang bahay na tinutuluyan ng mga dating trabahador din ng mag-asawang ito at nagsama pa ng ibang mga kabarkada. Pinagnakawan nila ang buong bahay at ang masaklap ay napas lang pa ang kanyang kinikilalang tatay samantalang sugatan namang nakaligtas ang kanyang kinikilalang nanay. At wala nang sasakit pa sa sobrang kabiguan na naranasan na naman ni Arsenio ng mga sandaling iyon. At dahil sa sobrang galit, ay hinanting niya at tinodas din ang mga salarin na responsable sa pagkawala ng kanyang amain. Dito unang nadungisan ng dugo ang kanyang mga kamay. At sinong mag-aakalang simula na pala yun ng kanyang mas malagim na kapalaran. Sumuko siya sa batas at nabilanggo. Pero nang makita ng mga pulis na bakal pala ang dibdib ni Arsenio, ay inilabas nila ito at ginawang bata-bata sa lansangan. Boy Negro na rin ang naging bansag sa kanya ng mga pulis dahil mas nakakatakot yung pakinggan kaysa sa kanyang tunay na pangalang Arsenio. Ginawa siyang runner ng mga pulis na ito at nasangkot na nga siya sa iba't iba pang mga krimen. Pagnanakaw, pang-hold up, pagbebenta ng mga armas at droga, at sa huli ay maging ang pagiging hitman ay ipinagawa na rin sa kanya. Wala nang nagawa si Boy Negro at siya tuluyan ang nasadlak sa kasamaan ng mundo dahil sa mga tiwaling pulis na humahawak sa kanya. Samantalang pumayag na rin siyang magpagamit sa kanila dahil iyon na lang talaga ang kanyang nakikitang paraan para mabuhay. Sinasamantala niya ang bawat pagkakataon habang pinapakinabangan pa siya ng mga pulis. Naging notorious siya noon at bumantog ang pangalang Boy Negro sa kalakhang Maynila at sa may bahagi ng gitnang Luzon, particular na sa Bulacan. Nang marami na siyang nalalaman sa grupo ng mga tiwaling pulis na ito, ay nagpasya na silang kailangan na nilang iligpit si Boy Negro mismo bago pa niya mailabas ang baho ng mga pulis na ito. Ngunit huli na rin ang lahat para sa kanila dahil professional assassin na noon si Boy Negro at bago pa man nila maisagawa ang pagpapatahimik sa kanya, ay natugunan na niya ang maitim na plano sa kanya at sa huli ang mga pulis pa ang nalagasan ng mga tao. Minsan pa nga nakatoda si Boy Negro ng isang bombero sa loob ng jeep na kanyang nakasabay na napatitig lamang sa kanya ay inunahan na niya itong putukan kaagad.
dahil sa pag-aakalang pulis din ito na nagsuot ng uniforme na siyang humahanting sa kanya. Dahil dito ay nagpakalayo-layo na si Boy Negro para makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Maraming beses niyang sinubukang magbago, ngunit paulit-ulit din namang siyang binabalikan ng mga multo ng kanyang nakaraan. Hanggang sa natagpuan niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Tinulungan niya itong magbago at hinanap nila ang kanyang tunay na mga magulang. Ang kanyang tatay na noon ay nasa Maynila na rin ay nauna na nilang masumpungan at nang makita ito ni Arsenio ay hindi naman niya magawang paghigantihan dahil sa kabila ng lahat ay dugo pa rin niya ang nananalaytay dito. Di nagtagal ay natagpuan din nila ang kanyang nanay na nakikitira sa isa pa nilang kamag-anak. Hindi pa huli ang lahat para kay Arsenio na mabuo muli ang kanilang pamilya kasama ang kanilang magiging sariling pamilya. Paunang hakbang na yun para sa kanyang tuluyang pagbabagong buhay. Pagkatapos nun ay kinumbinsi din siya ng kanyang kasintahan na sumuko na ng tuluyan sa batas para magkaroon na rin siya ng kalayaan sa kanyang madilim na nakaraan. Ngunit ang kasabihang sa patalim na buhay ay sa patalim din mamamatay ay literal na niyakap ng kanyang kapalaran. Dahil na mga sandaling sumuko na nga si Arsenio at kasama ng ibinibiyahe ng mga pulis ay wala nang nakaalam sa sumunod na nangyari. Meron dalawang bersyong lumabas kung paano siya namatay o pinatay. Ang isa ay sinasabing nangagaw daw siya ng baril at nanlaban kaya napatay ng mga pulis, samantalang nakaposes naman ang kanyang mga kamay. At ang isang bersyon naman ay sinasabing tuluyan na siyang iniligpit ng mga pulis na ito dahil sa dami na rin ng galamay ng eskalawag na pulis na nauna niyang pinagsilbihan noon, ay di niya naisipan pa na isa ang mga humuli sa kanya sa mga miyembro ng mga ito. At siya ay muling pinalabas na nanlaban para di na makapagsalita pa. Pero kahit alin pa man dyan ang totoo, ay isa lang naman ang naging buod ng kanyang kasaysayan. Na si Arsenio Kayanan na may alias na Boy Negro ay minsan ang itinulak ng lipunan patungo sa kasamaan. Pero sa mga sandaling nakahanda na siyang magbago, ay hindi pa rin siya tinantanan ng mga multo ng kanyang nakaraan na patuloy na humahabol sa kanyang pagkatao. At nagwakas ang kanyang kasaysayan na nakagapos ang mga kamay. Ngunit ganun pa man, nang malaman ng mga tao ang kanyang kwento ay naging inspirasyon pa ito sa karamihan. At sa katunayan ay makalawang beses pang binuhay ang kanyang karakter sa mga pelikula. Ang una ay ginampanan ni Conrad po kasama ang nag-iisang hari ng pelikulang aksyon na si FPJ. At ang ikalawa naman ay ang ginampanan ni Philip Salvador noong taong 1988. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang isang bahay dahil ang kailangan ng mga tao ay tahanan. Sapagkat ang ibig sabihin ng pamilya ay walang maiiwan o makakalimutan. Ngunit minsan ang masakit na katotohanan ay pamilya pa mismo ang nagiging laso na siyang sumisira dito. At ang tanging paraan lang ay ang umagwat ka sa kanila. Ikaw kaibigan, minsan na hindi mo ba makuha ang mga bagay na gusto mo dahil sa sobrang kahirapan? Kung meron kang mga magulang na sumusuporta sa iyo, higit kang mapalad kaysa sa karamihan. Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!